Hi everyone, it's me Ivy Diaz and welcome back to my YouTube channel. For today's video, isha-share ko sa inyo yung kilikili routine ko. So if you want to know more about this video, just keep on watching. Bago natin simulan itong video na to, disclaimer lang po, yung kilikili ko or yung underarm ko is hindi siya yung mga kilikili goals talaga na alam niyo yon sobrang perfect na mga binayayaan talaga ng magandang kilikili. Yung sa akin kasi, meron pa rin mga part na merong chicken skin at meron pa rin mga shadows or yung may itim na part. Gusto ko lang i-share ito sa inyo kasi kahit pa paano nakita ko yung malaking improvement niya dun sa dati kong kilikili or underarm. Actually, bago ko gawin tong video na to, pinag-isipan ko muna siya ng ilang beses at nag-ipo muna ako ng lakas ng loob kasi alam ko, parang sa mga babae kasi parang ang awkward pag pag-uusapan yung pagdating na sa kilikili or yung sa underarm natin, di ba? Lalo na kung naalala nyo dati, ang daming mga activities sa school, mga programs, susuot tayo ng mga labas yung kilikili natin. Lalo na yung GS prom, na kitang-kita talaga yung mga underarm natin na as in, hindi mo siya pwedeng hindi itataas kasi may mga part yung sayaw na kailangan mo talagang itaas yung kilikili mo. Alam niyo yun, sobrang nakakahiya lang, lalo na kung hindi ka ready na ipakita yung kilikili mo, lalo na kung hindi ka pa nakakapagbunot, hindi ka pa nakakapag-harvest ng mga buhok-buhok natin dyan. Sobrang hiya talaga ako noon na ipakita din yung kilikili ko kasi alam ko naman na hindi siya ganun kagaya nung sa iba na mapuputi talaga. Meron din ako mga kaklase dati, mga kakilala na hindi talaga sila tinutubuan ng buhok, tapos ang puputi ng mga kilikili nila. Alam niyo yun, yung mga pinagpala talaga sila pagdating sa kilikili. Unfortunately, hindi ako kasama doon. Kaya, syempre, gawa na lang tayo ng way kung paano natin may improve at ma-maintain yung maayos at mas okay ng mga kilikili natin. Pero, just to make it clear, hindi po ako against dun sa mga merong underarm na hindi ganun ka-okay. Kasi sabi ko nga sa inyo, nanggaling din ako dyan. At kahit ako, hindi ko naman masasabi na perfect yung kilikili ko. That's why gumagawa rin ako ng ganitong video ngayon kasi para ma-share ko din sa inyo yung mga bagay or yung mga skincare products na nakatulong sa akin para ma-improve yung kilikili ko. Itong mga isi-share ko sa inyo ay based lang sa aking experience at sa observation ko na hindi naging maganda yung effect sa underarm ko kaya hindi ko siya nire-recommend na gawin nyo. Unahin na natin yung pag-shave ng underarm. Ito, sobrang guilty talaga ako dito, lalo na nung high school. Madalas ko itong ginagawa, lalo na pag merong mga event. Siyempre, ilang segundo lang pag-shave mo, di ba tapos agad? Wala na agad yung buhok mo, wala ka ng problema. Oo, nandun na tayo, madali talaga siyang gamitin. Lalo na dun sa mga bata na gustong madalian matanggal yung buhok natin sa kilikili. Pero ang hindi natin namamalayan, habang nakakasanayan natin gawin yun, habang tumatagal, nakakapag-cause siya ng pangingitim ng ating skin sa underarm. Hanggat maaari, huwag tayong mag-shave ng ating underarm kasi ito talaga yung nagko-cause kung bakit nangingitim yung kilikili natin at yung mga buhok natin kung bakit makakapal yung strand na tumutubo sa kanya kasi hindi niya nakukuha yung mga buhok na nandoon sa pinakang loob or dun sa roots ng ating underarm, yung pagpapawax. Na-experience ko na dati kasi magpawax dun sa mga derma. Nagpapasession talaga ako, nagpapaschedule ako. Kasi yung time na yun, nung nag-work pa kasi sa fast food chain, gustong-gusto kong magkaroon ng magandang kilikili. Oo, okay siya sa una, nakakaputi. Parang feeling ko nag-i-improve yung underarm ko. Pero habang tumatagal, napapansin ko na nangingitim din siya. Lalo na yung mga gilid-gilid ng underarm ko. Tapos nagkakaroon din ng chicken skin. Ayan. At yung mga strand niya at tumutubo na buhok, makakapal talaga. Sama na rin natin yung plucking or yung pag-chachani. Ayan naman. Na-experience ko din to dati nung high school.
pag hindi niya talaga yung pang-shave, kunin ang chani at magbunot-bunot na. Alam mo yung feeling na medyo mahilo-hilo ka na. Kasi nga, nakatingin ka sa kilikili mo at nagbubunot ka. Talagang iniisa-isa mo. Ito talaga, hindi ko din siya marirecommend, lalo na to sa inyo. Kasi yung pag-chani, nakakapag-costo na chicken skin. Syempre, yung sobrang pagkukuskus din ng ating kilikili or underarm. Yung mindset kasi natin, kapag maitim, yung mga part natin, mga siko natin, kuskusin mo lang yan, mawawala na yan. Pero sa underarm, iba kasi yun. Kasi pag sa underarm, habang kinukuskus mo siya, lalo siyang nangingitim. At malaki din yung possibility na ma-irritate yung skin mo at magkasugat pa yan. Kaya hanggat maaari, huwag nating kuskusin yung ating mga underarm, lalo na ng mga towel or yung mga ginagamit natin na mga net sa sabon. Ayan. And last, dapat nating iwasan yung pagsusuot ng masisikip na damit. Hanggat maaari, kung nasa bahay lang naman tayo, magsuot na lang tayo ng maluluwag na damit. Yung malalambot yung tela or magsando na lang tayo. Kasi pag masisikip yung sinusuot nating damit, gumagasgas din yan sa underarm natin na pwedeng makapag-cause ng irritation, makapagpaitim ng ating mga skin sa underarm. At ngayon naman, i-share ko na sa inyo yung kilikili routine ko, kung ano yung mga skincare products na ginagamit ko na talaga namang naging effective sa akin at dahilan rin kung bakit nag-improve yung aking underarm. Unahin na natin sa CY Gabriel Papaya Soap. Ito yung ginagamit ko na sabon sa aking face, pati na rin sa aking katawan. Matagal ko nang ginagamit tong sabon na to kasi sobrang naging hiyang ako sa kanya. Madami na din akong na-try ng mga sabon before, pero hindi nagiging okay sa akin, kaya bumabalik pa rin talaga ako sa sabon na to. Next na ginagamit ko is itong Lux Organics 99% Aloe Vera Brightening Microfoam Cleanser with Vitamin C. Siguro nagtataka kayo kung bakit ginagamit ko itong cleanser sa aking underarm. Actually, tinry ko siya for 1 week dati. Yung excess ng product na inapply ko dito pati sa liig, nilalagay ko dun sa underarm ko. Tinry ko siya for 1 week. At paminsan-minsan ginagamit ko din siya sa buong katawan. So far, wala naman siyang naging masamang effect sa akin kasi matagal ko na din ginagamit to. And by the way, meron din akong video na nireview ko tong product na to. So ilalagay ko na lang siya sa description box para mapanood nyo na rin. Then after that, i-apply ko na si Lux Organics Aloe Vera Soothing Gel. Ito namang product na to, ginagamit ko siya every night lang. Binababad ko siya sa aking kilikili. Then pagising ko ng umaga, pag maliligo na ako, dun ko lang siya na babanlawan na. And you can also use this after nyo magtanggal ng mga buhok sa kilikili. If you're not new here in my channel, alam nyo na sobrang favorite ko talaga tong product na to kasi sobrang naging effective siya sa akin. Actually, meron din akong review sa product na to. Yung first video ko is nung ginamit ko siya sa aking face. Second video, nung ginamit ko siya sa aking buhok naman. Then yung third video, nung sinagot ko yung mga questions mo regarding this product. So ilalagay ko na lang din sa description box yung mga link para mapanood nyo na rin kung interested din kayo dito kay Lux Organics. At sa deodorant naman, yung ginagamit ko is itong si Dove Sensitive Fragrance Free Moisturizing Cream Hypoallergenic 0% alcohol to at antiperspirant din. Ito, sobrang tagal ko na din itong ginagamit since nung college pa. Kasi sobrang naging okay siya sa akin at hindi siya yung nakakapagpapawis ng sobra. At kapag in-apply nyo siya, hindi siya yung amoy na amoy. Unlike nung mga ibang deodorant na kapag nilagay mo, amoy na amoy sila na parang ang tapang. And last, but not the least, i-share ko na sa inyo yung product na pinakang nakatulong talaga sa akin para ma-improve yung aking underarm. Si Kemay Advanced All-in-One Beauty Treatment. Ito yung ginagamit ko na pangtanggal ng mga buhok ko sa underarm. Kung titingnan nyo, parang bagong-bago pa siya, diba? Pero ilang beses ko na itong ginamit. At may kasama din siyang manual, ayan, para may guide tayo sa paggamit ng product, lalo na kung first time yung gagamit nito.
Bali, ito mismo yung ginagamit ko na pantanggal ng mga buhok ko sa aking underarm. Actually, isang set na to. Pinapalitan lang natin yung mga heads niya. Meron kasi siyang apat na heads na kasama. Tatanggalin lang natin siya dito sa taas. Ipupush lang natin to. Ayan. Meron siyang kasama na para sa calyus or sa mga kalyo natin. Ayan. May kasama din siyang shaver. At syempre, may kasama din siyang trimmer. Ayan. May kasama din siya sa box ng charger at panglinis. Ayan, maliit na brush. Sa paggamit naman itong product, makikita nyo na meron siyang switch dito para mabuksan nyo or dumana itong affiliator. Pagpapatayin nyo, ibababa nyo lang yung switch niya. Ayan, madali lang naman siyang gamitin lalo na kapag nasanay na kayong gamitin. Mahigit 5 years ng paggamit ko sa product na to, nasasabi ko talaga na sobrang effective niya at proven and tested ko na siya kasi isa din to sa pinakang dahilan kung bakit nag-improve yung aking underarm. Kasi itong product na to, madami talaga siyang maitutulong at mai-improve sa inyong underarm. Lalo na kung consistent nyo siyang gagamitin. Sa unang beses nyo na paggamit itong product, masakit talaga siya. As in masakit. Kasi makakapal din yung mga strands ko before gawa nga nung pag-shave ko, pagpapawax, pag-shani. Masakit talaga siya lalo na kapag ginagamitan ng affiliator. Kasi ang kagandahan dito sa product na to dun sa affiliator, ang kinukuha niya is from the roots ng inyong mga buhok. Hindi lang siya basta kagaya ng pang-shave na kung ano yun sa ibabaw, yun lang yung kukunin niyang hair. Ito ang kinukuha niya, yung pinakang roots ng buhok niyo. Kaya ang nagiging resulta niya, matagal din siya bago tumubo yung mga buhok niyo. Kung dati kapag nagsishave ako, nagchachani, weekly meron ng paunti-unti tumutubo, ito habang ginagamit ko siya, patagal ng patagal yung pagtubo ng aking buhok sa underarm. Natatanggal din niya yung mga dead skin natin na meron dito sa ating underarm. At ang nagustuhan ko rin sa kanya, kung dati yung buhok ko na tumutubo sa kilikili ay parang strand ng buhok ko na makapal talaga na itim na itim, ito, simula nung ginamit ko siya, manipis na lang siya na parang alam niyo yun, yung balahibo na lang talaga siya na kapag ginamitan ng affiliator, hindi talaga siya sumasakit na kasi maninipis na yung mga tumutubong buhok. Pero kung meron kayong sensitive skin, mas maganda kung mag-consult muna kayo sa mga dermatologist nyo or sa mga experts sa skin na pwedeng makapagbigay sa inyo ng advice para mas masigurado natin na pwedeng yung gamitin itong product na ito. So that's it. That would be all for this video. Sa mga interested dun sa mga skincare products at dun sa affiliator na shinare ko sa inyo kanina, kindly check the description box below. Ilalagay ko dun yung mga prices nila. Parang meron kayong idea if ever na gusto nyo ding bumili at itry yung mga skincare products na ito. At dito na nagtatapos ang ating video. Sana ay nakatulong ako sa inyo. At maraming maraming salamat sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta sa aking YouTube channel. And if you have time guys, feel free to visit my YouTube channel para mapanood nyo na rin yung iba ko pang skincare product review and makeup tutorials. So don't forget to like, share, and subscribe and click on the notification bell below para ma-update kayo sa mga susunod pa nating videos. I'm Ivy Diaz again. Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye guys!